Hey everyone, in this video tutorial, pag-uusapan naman natin yung tinatawag na Facebook Business Manager. Actually ngayon, Meta Business Account na yung tawag sa kanya. So, bibigyan ko kayo ng overview at again, papakita ko sa inyo yung aking screen sa actual na Business Manager account ko para ma-familiarize kayo dun sa features at kung gaano kadali na magbigay ng access at mag-request ng access sa mga clients mo o kaya sa iba't ibang businesses, sa iba't ibang mga Facebook pages, and even dun sa mga employees mo. And I will put an emphasis na kailangan mo tong business o Meta Business Account, lalo na kung nagmamanage ka ng multiple businesses, or di kaya nanging liyente ka. Dahil nga, mas magiging maganda yung pagkaka-organize ng mga business assets mo pag ginamit mo to. Pero kung hindi naman ganun yung case scenario for you, I think okay na sa'yo si Facebook Ads Manager. And kung ganun yung case, syempre, skip mo na lang tong video na to kasi hindi mo naman to kailangan. Oh, and by the way, nagtuturo rin pala ako ng Google Ads aside sa Facebook Ads. And kay Google Ads, actually, may equivalent tong si Meta Business Account. Yun yung tinatawag na MCC o My Client Center. Pero ngayon, ang tawag na sa kanya is Google Ads Manager. So, halos ganun din yung kanyang features. So, pag marami kang hinahandle ng mga clients or mga businesses, pwede mo siyang gamitin. And I highly recommend that you do so dahil mas magiging dali. Sobrang dali nung pagkaka-organize, pag-delegate, pag-request ng access dun sa mga clients mo and even dun sa mga assistants mo, employees mo that helps you with the ads. So right now, hindi ko pa nare-record yung video na yun, pero pag natapos ko na siya, pag naka-upload na siya, I'll make sure to add it sa description box below. And you can also browse my playlist o yung videos ko, i-search nyo lang dun yung about sa Google MCC account o yung Google Ads Manager account. What's up everybody, Carlos Obado here, and I'm a digital marketing expert who has worked with various digital marketing agencies before, doing SEO, Facebook ads, Google ads, and website creation and optimization. And now I want to share with you all the things that I have learned about digital marketing. And so, if you are into that kind of thing, consider subscribing. Okay, so ang first step is syempre mag-create ka muna ng business manager account mo. So to do that, punta ka lang sa Google, type mo Facebook Business Manager, and then i-click mo yan. And then mapupunta ka dito. So dito, required na meron kang actual na Facebook personal account or Instagram account. So pwede ka na mag-login kung meron ka ng Facebook account or Instagram account. Pwede ka mag-login using it. Or mag-create ka na account, pero pag kinlik mo to, ayan, ipapalagin ka pa rin niya sa Facebook. So, required siya, no? And then, after doon, you will be asked sa mga information about your business and etc. Hindi ko na mapapakita dito kasi limited lang din naman yung business accounts na pwede mong i-create. So, hindi siya ganun kadali na mag-create para lang dito sa example na to. Pero I assure you na para ka lang nag-create ng social media account like Facebook or Instagram. So, gawin mo lang siya, mag-sign up ka, mag-create ka ng account. And then, after mong magawa yun, ganito yung magiging itsura ng dashboard mo. And from here, para ma-access mo yung actual na business manager account, click mo lang tong settings. And then, pupunta tayo dito sa business account. Okay, so sa inyo, pwedeng wala pang laman to, no? Yung sa business assets. So ako kasi meron ako mga clients, so kung mapapansin nyo, maraming nakakonect dyan ng mga accounts. So pagka kayo, para makapag-request kayo ng access dun sa mga accounts, i-click lang ninyo itong add assets. Okay? And then, ayan, may iba-iba siyang access level. Itong una, para dun sa Facebook o Instagram account or WhatsApp account. Okay, so try natin itong si Facebook. So, may option ka to create
a new Facebook page from scratch. Pangalawa, pwede ka rin mag-claim ng existing na Facebook page. Ibig sabihin, this business account will claim ownership over that certain Facebook page. So, magiging sa'yo yun. Ngayon naman, kung naging kliyente ka, ito yung gagawin mo dun sa Facebook page ng client mo. Kasi hindi ka naman makakapag-run nga ng Facebook ads kung wala ka rin babatuhan na Facebook page, di ba? So, ito yun. Pagka sarili mong business yan, ito ang kukunin mo. Or, ito, limbaba, kakilala mo o business partner mo yung nag-create ng page, ito na, kiklaim mo na lang yung page na yun. Okay? So, pag sa client, ito yung process niya. I-click mo yan. And then, mapupunta ka dito kung saan ilalagay mo yung webpage o yung URL ng Facebook page na kung saan nagre-request ka ng access. And then, just click on request access. And then, makikita niya yung sa notification niya ng client mo sa Facebook account niya. Tapos, kailangan niya lang i-approve. And then, lalabas na yung access mo dito sa business account. So, i-back natin. Explore natin itong iba. Sa advertising, ganun din, no? So, yan. Merong ad account, custom conversion, pixel, events, dataset, and offline event set. So, kung nanging kliyente ka, magre-request ka again ng access dun sa kanilang ad account. Ito ang pipiliin mo. Ad account. Pag-click mo dyan, ayun. So, pwede ka mag-create from scratch. Normally, I think 3 yung available kagad na ad account na pwede mong gamitin under the business account. Pero depende rin sa ad spend mo, no? Pagka yung malaki-laki yung ad spend mo, nakikita ni Facebook yan, pwede ka nilang bigyan ng mas maraming ad accounts. Yung actual na sa'yo, no? Na ad accounts, no? Hindi yung sa clients mo, no? Pagdating sa clients, yung client na ads manager account, syempre, marami yan. So, pwede ka umabot sa hundreds na ad account na may access ka via your business account. Okay, so ito, click natin yung request access and then pupunta ka ngayon dito and then ilalagay mo yung ad account ID. Nasa may upper right corner yan ng ads manager, no? So, ipipaste mo yung ad account ID nila nung client mo dito. Tapos, kukonfirm mo. Another way is, ikaw magbibigay nung ito, yung ad account ID sa kanila. Kasi sa ads manager nila, pwede ring mag-grant ng access dun. Okay, tapos yun, confirm mo lang. And malalagay sila under your business account. Okay, so explore natin yung iba. Ito, custom conversions. Diyan mo siniset yung kung may custom conversions ka specifically na gusto mong i-track sa website mo. Kasi iba-iba naman ang cases ng websites, no? So, dito pwede mo siyang i-configure. Merong mga default na available si Facebook Ads, pero kung wala dun yung specific para sa specific use case mo, pwede kang gumawa ng custom conversions. Meron dito yung pixel, no? Dito mo yan pwede i-configure, pati yung events dataset, and pati yung offline event set. So, hindi na natin itatakil tong mga to kasi mahaba na masyado ang kalalabasan ng video. I think ito, it deserves a video of its own para lang itakil siya, no? Pero yan, pinapakita ko lang sa inyo yung preview niya. So ito, pwede mo rin i-manage yung commerce account saka yung catalog. Ito yung may parang may Facebook shop siya pero hindi siya ganun kasi kaganda, no? Although I highly recommend pa rin if you can, lalo pang nag-run ka ng ads at nagda-drive ka ng traffic sa Facebook page mo, okay pa rin siya na i-configure. Pero kasi hindi siya kasing ganda nung TikTok shop. So, mas okay yung TikTok shop. Tsaka mas okay yung sarili mong website. Although, ito kasi, nililink lang din niya dun sa website mo yung mismong products. So, ganun lang. Mas padali lang siyang i-browse.
kasi native siya sa Facebook app. Okay, so tapos yun, may catalog din siya. So diyan din siya sineset up. Dito sa other ito, pagka yung mobile apps yung ginagawa mo. Tapos meron din dito yung creative folder. So diyan kayo nagko-collaborate ng mga creative specialist mo. Okay. You can share it with your partner. So ang daling mag-share at mag-grant ng access dun sa mga kapartner mo, sa clients mo, and even dun sa mga tao mo using itong business account. Okay, close natin yan. Punta natin itong people. So dito, dyan ka nag-grant ng access sa mga tao mo. O kung meron kang manager dun sa media buying, dito mo sila pwedeng bigyan ng access. Just go and add people here. Tapos lagay mo yung email nila. Tapos ma-assign mo sila kung saan sila nakakonect na mga accounts. Pati yung mga Facebook pages. So, andali. Napaka-seamless pagka si business account yung ginagamit mo dyan. Lalo na kung medyo malaki yung size ng organization mo at marami ka ng employees. Marami kang kailangan bigyan ng access dito sa mga iba't ibang accounts. Mas ma-appreciate mo siguro to, no? Pero for me, konti lang naman yung tao namin. So itong part na to, hindi ko siya masyadong gamit na gamit. As you can see, dalawa lang yan, no? Ako pa yung isa dyan. And, pero itong sa business assets, yan yung pinakagamit ko kasi ang dali lang mag-request ng account dun sa mga ad accounts ng mga kliyente ko. So dito naman sa request, kung meron ka bang mga pending na mga requests sa iba-ibang assets, dito yan lalabas. And then sa business settings, yan yung actual na business settings mo. So yung mga tao mo rin nandyan, and then dito nakalist yung mga assigned na assets sa kanila. And then when you click on this drop-down menu, makikita mo rin dyan, pwede mong bago-baguhin yung mga access levels nila. Dito naman kay add account settings, pag-click mo dito ka pupunta, so andyan yung business payments at saka yung add account roles. So isa pang advantage, pag meron kang business account, pwede kang maglagay ng isang credit card doon o multiple credit cards, and then pwede mo rin i-assign yon sa mga different ad accounts within your business account. So like kami dito, pag in-open ko yan, meron nakalagay na credit card dyan na doon lang kukunin lahat ng mga ad spend doon sa mga actual na yung business accounts namin. Hindi business accounts, yung sa Facebook ad accounts namin. Yung sa amin, hindi yung sa mga clients. Kasi yung sa mga clients, sila yung pinapabayad ko. Sila yung nagbabayad. Credit card nila yung nakalagay. Pero pag dun sa mga business namin, may isa kaming credit card na ginagamit dun. So dito naman, pag sa billing, kinlik mo, parang may overview ka lang ng mga invoices mo, yung mga payments na ginawa mo. So yun lang siya. Tapos language settings, this is self-explanatory na to, no? So, yun lang. Yun yung overview nitong business account. O ngayon, ang tawag na dito is Meta Business Account. So, hopefully, nakatulong sa'yo itong video na to. At kung freelancer ka, nanging kliyente ka, or you have multiple businesses na mas maganda na naka-consolidate lahat ng mga assets mo under one account, I highly recommend creating a business o Meta Business Account para sa'yo. Meron equivalent actually ni si Google Ads dito, yung tinatawag na MCC account. I'll be discussing that sa ibang mga video tutorials. Pero for now, dito muna nag-e-end tong video na to, and I hope to see you on the next one. If you find this video helpful, please smash that like button. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment them below. And for more content about digital marketing, just like this one, consider subscribing.